Opo, gusto po namin matapos ang nasimulan nyo. Naisip po namin gawin pak sa buhay nyo para sa unang artikulo. Ha, baka maging isang nobela yan, Diko. Sige, upo ka. Ano sa tingin mo? Si Juan, yung kapatid ko mismo ang nag-isip ng tabas. Ako mismo ang nagbayad dito. Kakaunti yan sa Labino kung saan natahan. Pero kailangan nating ipakita sa mga Amerikano na kagalang-galang tayo. Saan ang galing ko? Mga bagong uniforme ko. Galing ka, General Lund. Bagong uniforme? Eh, may uniforme na tayo. Kinakaisa po na General Lund na sila para magkaisa ang pinusa. Bakit ako makikinig sa abog ngayon? Utos po ni Presidente Aguinaldo. Mabuti naman po iisang itsura ng mga sundalo natin. Malaking trabaho ang pagkaisahin ng bansang watak-watak po, Ben. May balita nga daw po ako magpapasya ang gabinete sa mga Amerikano. Mas madali pang pagkaisahin ng langit at lupa, Ben. Kaysa sa dalawang Pilipino, tungkol sa limang bagay. Señor Presidente, walang pupuntahan ito. Habang nagtatalo tayo dito, ay lalo lamang lumalakas ang pwersa ng Amerikano. Lusubin na natin sila habang kakaunti pa lang sila. Kahit ikamatay ng karamihan sa atin, mapapalayas natin sila sa Maynila. Mapapasakamay natin ang Intramuros. Hawak natin ang mga kahatibayan. Mayroon tayong 4,000 katao. 3,000 lamang ang mga Amerikano. Madali natin silang mapapatalsik sa bayan na ito. Padala ko na sina Buenas at Ben Camino para makipag-usap ng kapayapaan kay General Otis. Pinaglalaruan lang nila tayo. Ang balita ay mapaparating pa ang 7,000 sundalo na magpapalakas sa kanilang pwersa. Tignan nyo! Tama si General Luna! Kailangan na tayong kumilos! Kaaway din ang Espanya ang Amerika. Ang kaaway ng aking mga kaaway, itinuturing kong kaibigan. Kinalaban ng Amerika ang Espanya sa Cuba. Sinakop pa nila ang Cuba? Hindi. Tinulungan pa nila ang mga Cubano na sipain ang Espanyol. Wala tayong dapat ikatakot. At pagbigyan naman natin na magkaroon tayo ng kapayapaan. Biscon Maricon! Muy bien, Señor Paterno. Walang umiral ng mag-isa, Joven. Lahat ng mga nauna sa atin, inaalay nila ang buhay nila para sa kalayaan. Kung Espanyol talagang kalaban ng mga Amerikano, bakit hindi sila mag-iisa sa atin? Bakit pinipigilan nila tayong pumasok sa Intramuros? Sang-ayon ako kay Señor Paterno, pinipili ko ang kapayapaan. Bulag! Sa halip na nandito tayo ngayon mga nakaupo, nandun sana tayo sa labas, nangangalap ng mga armas, humuhukay ng mga trinsera, tinuturuan ang ating mga kababayan para lumaban. Huwag kayong maniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano. Walang puwang ang bulag sa gabinete na ito.
mga negosyo kapag nakipaglaban kami, babagsak ang ekonomiya! Paano namin mapapakain ng aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan? Bayan o sarili! Pumili ka! Kilala kita! Kasali ka sa gobyerno sibil ng Kastila at nanganganib ang Espanya, lumipat ka agad ng bakod. At ngayon tayo naman na nanganganib, makikisipin ka naman sa bandila ng Amerika! Magtigil ka nga! Lahat tayo ay may interes. Tao lamang tayo. Paano nyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung alipin tayo sa sarili nating bayan? Minamahal ko rin ang ating bayan. Pendiharas! Sa ngayon ay kakampi natin ng Amerika. Nangako sila sa akin sa Hong Kong. Gagawin ng Amerikan lahat. Maunahan lamang ibang bansang may pagnanasa sa Pilipinas. Get ready! We begin in an hour. Fall in! Hintayin na lang natin matapos ang Treaty of Paris. May delegado ba tayo sa Paris? O kahit tagapagmasid man lamang? Para kayong mga birhen na naniniwala sa pag-ibig ng isang sabihin mo sa ating mga kababayan na hindi makakamit ang kalayaan sa pag-aaruga sa mga mahal nila sa buhay. Kailangan nilang magbayad. Ano pong kabayaran? Dugo at pawis. Kailangan nilang tumalon sa kawalan. Senyor Presidente, pagpaumanhin mo ang pagtataas ko ng boses. Paaminin ko na may batayan ang pagdududa ng lahat. Hindi masama ang maghintay. Ngunit hindi rin masama kung papalakasin ni General Luna ang ating pwersang militar. Mga Ginoo, ipagdasal natin ang kapayapaan. Ngunit paghandaan natin ang digmaan. Welcome to Manila, man. She's ours. And look alert. Halt. I said halt. Mga Ginoo, pinaputukan ng mga Amerikano ang ating mga tauhan sa Santa Mesa. Nilusob na rin nila ang San Juan, Paco, Pandakan at iba pang karatig bayan. May kasunduan na rin sila sa mga Espanyol sa loob ng Intramuros. Buen camino, Arguelles. Bumagsak na ang Maynila. Nasa kamay na lang mga Amerikano ang lungsod. General Luna, ikaw na ang bahala. Nasa kamay mo na ang mga labanan. Paano ako lalaban? Kakagatin ko sila? Matutulungan ba ako ng mga makabayan na katulad nila? Vamonos! Buen camino! Paano nangyari ito? Ano mga gawin natin?
isang malaking karangalan ang ipaglaban ang ating inang bayan. Huwag tayong magdadalawang isip. Adelante, compatriotas. Ang magtagumpay, umamatay.